Yup, guys. Dito na naman ako para sa inyo magbibigay ng mga kwentong kakaiba at kwentong kaalaman na siguradong may matututunan kayo at magustuhan nyo ito. Sa mga bago pa lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at hit ang notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. At huwag din kalimutan mag-like, mag-share at mag-comment para mas maging masaya ako sa ginawa nyo. Salamat! Gusto nyo bang malaman ang 10 na pinakamahal na bato sa buong mundo? Halika, manood at makinig. Let's start! 10 sa ating listahan. Number 10, Emerald. Ang rating na ito ay bubukas na may emeralda, isang perlas na mataas ang kalidad at tibay, na may maitim na berde o maliwanag na berdeng tint. Sa sandaling ito ay matatagpuan ang pangunahing lugar ng pagkuha ng bato sa Colombia. Ang kabuuan bilang ng mga emeralds sa minahan sa planeta ay malaki. Ngunit ang halaga ng mineral na ito ay nananatiling mataas. Mahirap hanapin ang malinis na bato. Hindi mahirap pumili ng emeralds ng natatanging kalidad, habang ang halaga ng isang karat ay humigit kumulang $8,000. 9 sa ating listahan. Number 9, Bixbit. Ang susunod na bato ay Bixbit. Sa katunayan, ito ay beryl o sa halip ang bibihirang uri ng pulang kulay. Hindi pa matagal na ang nakalipas lamang ang alam ng isang napili at mayaman na mga kolektor tungkol sa pagkakaroon ng bato na ito. Ang bato ay may mina lamang sa OTA at New Mexico, USA. Lubhang mahirap bumili ng absolute mineral na kalidad. At ang presyo sa bawat karat ay kamangha-manghang mga halaga sa humigit kumulang 10 hanggang 12,000 mga conventional unit. Ang pagtatatag ng eksaktong gastos ay mahirap dahil ang bilang ng mga bato na inilalagay para sa pagbebenta ay limitado lamang. 8 sa ating listahan. Number 8, Alexandrite. Ang 8 sa listahan, ang Alexandrite ay isang perlas na maaaring magbago ng kulay. Sa panahon ng araw, ito ay characterized sa pamamagitan ng isang green azul, oliba at azul berdeng kulay. Habang sa kwarto ang bato ay magkakaroon ng shades na pula, purple, pambuersas at iba pa. Ito ay unang natagpuan sa lugar ng Russia, malapit sa Yekaterinburg sa kagitnaan ng 19th na siglo. Ang presyo kada karat ng Alexandrite ay 10 hanggang 15,000 dolyar. 7 sa ating listahan. Number 7, Paraiba o Azul na Turmalina. Ang Blue Turmaline ay isang nakakagulat na maganda at bibihirang Azul Turquoise Crystal na natuklasan sa Brazil sa katapusan ng 20th siglo ay naging isang mas mahal na bato. Hanggang kamakailan ang pagkuha ng mineral ay ginawa lamang dito. Ngayon ang deposito ay natuklasan sa Mozambique at Madagascar. Sa partikular na halaga ay ang mga mineral mula sa estado ng Paraiba. Ang kanilang gastos ay tungkol sa $12,000 hanggang $15,000 per karat. 6 sa ating listahan. Number 6, Ruby. Mga patok na pinakahiyas na kilala sa lahat ng mga katangian na mga kulay na pula. Ang bato ay minahan sa buong mundo maliban sa Antarctica. Ang mga pangunahing deposito ay ang Thailand, Myanmar at mga isla ng Sri Lanka. Ang partikular na halaga ay Asian rubies ng pula at lilang kulay. Siyempre, maraming tao ang makapagbigay ng ruby. Gayunpaman, isang tunay na mataas na kalidad na mga gasto sa mineral na pagitan na $15,000 bawat isang karat. 5 sa ating listahan. Number 5, Diamond. Isa pang tanyag na perlas na matatagpuan sa buong mundo.
Ang berlyante ay isang pasted na berlyante na itinuturing sa isa sa pinakamahal at katangi-tanging alahas sa buong mundo. Ngayon, ang gastos ng isang perpektong mukhang D, kulay diamante, ay tungkol sa 15,000 dolyar bawat isang karat. Ika-apat sa ating listahan. Number 4, Jedite. Sa ika-apat na linya ay ang Jedite. Imperial, isang perlas na isa sa pinakamahiwaga at mapaglihim na mineral. Ang minahan ng mineral ay minahan sa Japan, Kazakhstan, USA, Mexico at China. Ang tinatayagang halaga ng batong ito ay ganap na kalidad hanggang sa 20,000 dolyar. Ikatlo sa ating listahan, number 3, Padparaha. Ang una sa tatlong pinakamahal na bato sa planeta ay ang Padparaha. Ang kulay ng pasikat na araw, rosas na kulay orange, na sapiro, na minahan sa Madagascar, Sri Lanka at Tanzania. Sa ngayon, ang pagkuha ng mineral ay nahulog at sa makatuwid ang pagtaas ng halaga nito. Ang uling klasiko ay hindi pinainit na bato na tumitimbang ng 1.65 karat ay ipinagbibili ng higit sa 20 taon na nakakaraan para sa 18,000 dolyar. Sa sandaling ito, ito ay isang koleksyon na bato at kung ito ay ititimbang ay higit sa 5 karat. Pagkatapos ay ang gasto sa isang karat ay 30,000 maginoong unit. Ikadalawa sa ating listahan, number 2, Grandiderite. Kalawa sa linya ay ang mineral na berding asul na kulay na napakbibihira sa mundo. Ang unang natural na mineral ay natagpuan sa isla ng Sri Lanka. Pagkatapos nito ay natuklasan sa Madagascar. Ngayon ay narito na ang pangunahing pagkuha ng bato ay natupad. Habang sa parehong oras sa paghahanap ng hiwa ng mineral sa kanyang purong form ay halos imposible. Dahil ang kanilang mga numero ay limitado lamang. Ang presyo na natatanging bato na ito ay nagkakahalaga ng 30,000 bawat isang karat. Dito na tayo sa pinakauna sa ating listahan. Number 1, Red Diamond. Ang una sa lahat, sa ngayon ang pinakamahal na bato sa mundo, isang pulang brilyante, ang hiyas na ito ay natatangi dahil ang bilang ng mga nakitang pagkakataon ay maaaring mabilang sa mga darili. Sa kasong ito, ang timbang ng mga bato ay mas mababa pa sa kalahati ng karat. Ang natural na kulay ng mineral ay purple red. Sa ngayon, ang bato na ito ay matatagpuan lamang sa isang punto ng mundo, ang Argyle Diamond Mine sa Australia. Bawat taon, ang ilang mga bato ay nahuhukay dito na tumitimbang ng mas mababa sa isang ikasampu ng isang karat. Maaari kang bumili ng isang pulang brilyante lamang sa auction. Ang gastos nito ay 1,000,000 dolyar kada karat. Sana lahat tayo magkameron ng ganito. Malin sa 10 nasa listahan para mabago naman ang ating buhay, di ba? Yup, guys. Paano ba yan? Hanggang dito na lang tayo. Sana mayroon kayo napulot na konting aral sa panood ng video na to. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Maraming salamat. Paalam.